Magandang umaga, kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon ngayong umaga po ng September 25, 2023 na kung saan sa ngayon ay nananatili po na walang anumang sama ng panahon dito sa loob ng ating area of responsibility. Pero may mga LPA po na humahatak ngayon sa habagat at ng Amihan na pareho po na nasa labas ng ating area of responsibility. Ang habagat po ay dumadaplis na lamang dyan sa kanlurang bahagi ng Central Luzon at Palawan at unti-unti na po yan nalalayo dahil po yan sa LPA na nasa kanlurang bahagi ng ating bansa na posible po yan na maging bagyo sa susunod na mga araw na banta po lalo na dyan sa southern part po ng China. Ang malamig naman po na bugso ng Amihan ay posibleng sasalubong sa unang mga araw ng unang linggo ng susunod po na buwan. At ito naman ang pinapakita ng forecast model na atin pong ginagamit hanggang sa susunod na dalawang linggo. At sa lagay po ng ating panahon ngayong madaling araw ay generally fair weather po sa malaking bahagi ng ating bansa maliban lamang sa mga tsansa ng mga isolated rains sa ilang bahagi po ng Pangasinan, Bataan, Metro Manila, ilang bahagi ng Bulacan, Cavite, Bicol Region, ilang bahagi ng Mimaropa, western part ng Panay Island, ilang bahagi ng Negros, Bohol, Ormoc, Butuan, at Sulu Archipelago. At mamaya ay sisikat po ang araw sa malaking bahagi ng ating bansa. Pero dahil po sa habagat ay maulap pa rin ang kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan sa ilang bahagi po ng Palawan, ilang bahagi ng Bicol Region, Leyte, Samar Provinces at ilang bahagi po ng Surigao del Norte. At mamayang hapon ay mas mataas na po muli ang tsansa ng maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan sa mas malaking bahagi na po ng ating bansa lalo na dyan sa may Central Luzon, Southern Luzon, ilang bahagi ng Kabisayaan at Mindanao kaya kung lalabas po tayo sa ating matahanan, ugaliin lamang po natin ang magdala ng kahit anong panangga natin sa init ng araw at protection na rin po sa mga biglaang buhos ng ulan. At sa atin naman pong mga baybayin, wala naman po tayong nakataas na anumang gale warning signals, pero iba yung pag-ingat lamang po kung papalaot tayo para mas makaiwas sa mga sakunang pangkaragatan. So, yun po ang latest update natin sa araw na ito. At ako po muli si James na nagsasabing, sa kahit anong pagsubok po na darating sa ating buhay, huwag na huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless!